Patay ang isang trabahador matapos matrap sa nasusunog na tindahan ng LPG sa barangay 176 sa North Caloocan. May unang balita si James Agustin. Binulabog ng malaking sunog ang mga residente ng barangay 176 Bagong Silang, North Caloocan bago maghating gabi. Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig mula sa nasusunog na establishmento. Ilang segundo lang ang lumipas, lalo pang lumaki ang apoy. Kanya-kanya ng likas sa mga residente, lalo pat walang tigil ang malalakas sa pagsabog. Tindahan kasi ng LPG ang nasusunog. Itinaas ang unang alarma. Walong fire truck ang rumisponde bukod pa sa fire volunteers. Napula ang sunog matapos sa mahigit isang oras. Tumambad ang laki ng pinsala sa tindahan ng LPG. Ang masaklap pa na trap sa tindahan ng isang lalaking 25 anyo sa tauhan nito. Inaalam pa na po namin, pero base sa mga witnesses, nakainom daw po siya. Hindi nakalabas. Nadamay rin sa sunog ang tatlong bahay. Ang mag-anak ni Aling Dayan walang nailigtas ni isang gamit. Narinig ko lang pong may sumisigaw, tapos pag gising ko po, ano na po, mausok na. Kaya ginising ko po yung partner ko. Tapos ayun po, nataranta na po kami kasi, ano, sabi ko, sunog. Ayun, naglabasan na po kami. Tapos ayun po, maya-maya po, sumabog na po dyan sa katabi po naming bahay. Hindi lang bahay nila ang nasunog, maging ang kabuhay ng karinderya. Napakahirap po ni Piso po, wala po kaming ang isip ko na lang po, mailabas ko yung mga anak ko. Makalabas po kaming lahat. Sana po tulungan niyo po kami. Yung maliit na piso po na yan, malaking bagay na po yan para sa amin. Makapagsimula man lang po kami ulit. Commercial to residential. Kasi nagsimula po sa commercial. Nadamay lang po yung tatlong residential. Saan magawa yung mga yan? Bakit ganun po malaki? Combination po ng concrete and mga wood. Tinatayang aabot sa 200,000 pesos ang naitalang halaga ng pinsala sa istruktura. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.